component na itetest natin ay ito. So, isa siyang step-down transformer. Ayan. Ang step-down transformer mostly ginagamit sa mga power supply. Pinapapawa nito ang voltahe simula 220. Ginagawa niyang halimbawa 12 volts, 3 volts, ganyan. So, ito ay merong primary at secondary. Paano naman natin malaman yung primary at secondary? Ayan. So, bilang isang technician, syempre, ang primary dyan, itong makapal. And secondary naman, itong manipis. So, paano naman kung maka-encounter kayo ng transformer na walang ganto and wala ring markings? So, walang wire and walang markings. Ang gagawin mo, syempre, magsusukat ka ng resistance. So, paano naman natin masabi na yung sinukatan mo is primary and yung sinukatan mo is secondary? So, napakadali lang yan, guys. Palagi niyong tatandaan na sa step-down transformer, ang primary ay high resistance. And secondary naman, low resistance. Palagi niyong tatandaan, guys. Tingnan niyo to. So, ang range pa rin natin is times 1. Ito yung primary section ng transformer. Susukatan natin siya. Pansinin niyo yung pointer ng ating tester. Diba? Almost 500 ohms yung reading niya sa ating tester. Ito naman sa kabila, sa secondary. Ang secondary, low resistance yan. Almost nandito lang yan sa 5, 2, ganyan. Depende sa windings. Basta, low resistance ang secondary. Ganyan yung guys. Ayan o, diba? Almost 1 ohms lang yung reading natin sa ating tester. Ito yung secondary section. Ngayon naman, ang isa pang paraan para ma-check natin na okay pa tong transformer na to is dapat isolated siya from primary to secondary. So ano bang ibig sabihin ng isolated? Ibig sabihin yun is walang internal connection yung primary sa secondary. Ibig sabihin walang connection itong primary sa secondary. So paano naman natin malalaman yun? So, same procedure pa rin. Pwede tayong gumamit ng times 1. So, dapat wala tayong makuhang reading from primary to secondary. So, ilalagay lang natin yung kabilang dulo ng ating test probe sa primary. Samantalang yung isang test probe naman sa secondary. Dapat wala tayong makuhang reading dito, guys. Ayun, di ba? Wala tayong makuhang reading. Ibig sabihin yan, isolated yung primary sa secondary. Ngayon naman, i-check natin kung grounded ba yung windings ng transformer dito sa casing ng transformer. So, i-check natin kung grounded ba yung windings. Kasi meron akong na-encounter na transformer, guys, na grounded yung primary sa kanyang casing. Oo. Meron akong na-encounter ganyan na pag nahawakan mo talaga yung casing niya, mag-ground ka. Meron akong na-encounter na ganyan. Ngayon naman, para gawin yun, ilalagay mo lang yung tester natin, yung range natin sa times 10K. So, same procedure pa rin. Kakalibrate natin tester natin. And ipapantay natin siya sa 0. So, pihiting ko lang to. Yan. Ngayon, ang next naman na step is ikakabit natin yung kabilang dulo ng ating test probe sa isang terminal ng primary. So, ikakabit natin to, yung isang dulo ng test probe sa casing. Yan. Yan. So, napansin nyo, wala tayong makuhang reading. Ibig sabihin, hindi grounded or walang connection yung primary dito sa casing ng ating transformer. So, ibig sabihin, good pa tong transformer na to.